Kung kailan inaasahan ng mas maraming biyahero, saka naman nakansela ang ilang flights sa NAIA dahil nagka-problema ang ilang eroplano. Mula NAIA, Terminal 3, may news to go si Mark Salazar live. Mark. Hawi, muling humahaba ang queuing for security check ng mga air passengers na nagsisimula na dumagsari ito sa Terminal 3. At inaasahang aabot hanggang 43,000 to 45,000 ang passengers na dadagsari ito sa loob ng maghapon. So far, wala namang problema sa mga flight, maliban nga sa kaninang Cebu Pacific flight na Manila to Katiklan at Katiklan to Manila. Na 5 a.m. flight ay nakansela due to aircraft situation, pero mabuti naman daw at may mga available seats sa next flights. Kaya na-accommodate din sila. Ganon din yung Zest Air na flight to Masbate, Masbate to Manila, at yung Zest Air flight din na Manila to Buswanga at Buswanga to Manila flight ay nakansela rin dahil sa aircraft situation. Nandito na rin ang Oplan Ligtas biyahe ng DOTC at ng PNP na nakaantabay para tumulong sa mga pasahero. Dahil nga Lenten season na ay heightened, mas heightened ang dati ng heightened namang security check dito sa Terminal 3. Merong redundant checking ng mga K-9 units sa loob mismo ng waiting area. Ito'y pagkatapos na maidaan yung mga bagahe sa X-ray security check. Yung sa mga flight, dahil mas inaasahang mas dadagsa pahawi sa hapon yung mga pasahero dito, kaya inaabisuhan sila na pumunta na mas maaga-aga dahil yung inyong pagbiyahe papunta pa lang sa airport ay inaasahang magiging masikip na, at asahan yung mas mahaba pa yung queuing ng security check mamaya. Itong mga nasa pila sa aking likuran ay ito'y mga 10 a.m. mga flight na kinuha. Ngayon, kung wala naman kayong mga dalang bagahe, meron dito mga self-service counter sa loob at pwede kayong mag-check-in as early as 4 hours before your flight. Pagka-check-in nyo, pwede kayong gumala muna sa mga mall sa tapat, kumain ng matiwasay, alalahanin ninyo na ang kalahati ng inyong magiging bakasyon ay magiging masaya kung matiwasay ang inyong pagbiyahe. Kaya yan ang laging binibilin ng airport authority na dumating dito ng maaga. At tiyakin na nakahiwalay na yung mga gamit ninyong hindi pwedeng i-dalhin nyo sa eroplano nang hindi naka-check-in, isama niya sa bagahe ninyong pang-check-in. Howie? Mark, wala ka naman nababalita ang tungkol sa yung ginagawa ng ibang airline na overbooking, yung nagbubook ng masyadong maraming pasahero bawat flight, tapos nagbabump off sila ng mga pasahero. Kaya well, minsan nakakaproblema nga. Oo, bawal yan, bawal gawin yan ng mga airline at hindi naman sa ngayon. In fact, yung mga, may mga flights, bawa in the case of Cebu Pacific, may mga flight na may available seat pa sa maghapon kahit na itinuturing na peak day ngayon ng Lenten season itong Wednesday. Dahil yung mga apektadong pasahero na dahil doon sa nakansila nilang 5 a.m. flight ay na-accommodate pa isa-isa yung sa mga susunod na flights nila to Katiklan, Hawi. So, ibig sabihin, may mga pwede pang humabol ng bakasyon sa Boracay kahit wala pang reservation? Last year, ang Boracay, yung Puerto Princesa, at saka Bohol, yan yung top 3 destination ng mga nagbabakasyon ng Lenten season. At talagang problemado na yan. Kung gusto nyong ipilit ang inyong pagbabakasyon sa Boracay, ina-advise nila na kunin nyo yung flight ng well, Friday na. Yan, maluwag talaga yung mga flight na yan dahil non-stop naman ang flight kahit na Biyernes Santo. Maluwag yung mga flight na yon at pwedeng umuwi na lang kayo ng Martes dahil yan naman yung mga flight na maluwag na pabalik ng Metro Manila. Pero kung halimbawa kukuha kayo ng flight ng Wednesday hanggang Thursday, ay punuan ang mga biyahe sa mga airlines. Howie. Maraming salamat, Mark Salazar.